totoo ba na si Pastor Kuy Pauloy ay appointed Son of God ngayong huling panahon? Tara, samahan niyo ako, talakayin natin. Hindi na siguro bago sa inyo at kilala niyo na kung sino at taga saan ba itong si Pastor Kuy Pauloy. Madalas niyo siyang mapanood sa Facebook Live or YouTube habang nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanyang mga followers. At palagi niyang bakang bibig na siya ang appointed Son of God at lahat na ng kapangyarihan sa langit ay ibinigay na raw sa kanya at siya na ang tagapagmana ng buong mundo. Kung napabalitaan niyo nitong mga nakaraan ay pinatigil niya raw ang mga bagyo at lindol dahil ayaw niya raw na mapahamak ang sangkatauhan. At ito na nga ang main topic natin ngayon. Sinabi niya sa nabinisita siya ang isang anghel ay sinabi na ibinigay na sa kanya ang pangalan ng Diyos na kung saan ito ay pinakadakila sa lahat. Ito ang buong video, panoorin niyo na lang at kayo na ang baalang humusga. I've not been visited by angels. This night I was visited through dreams and vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name and he took my name as his new name. Ito ang sinasabi ng Biblia ayon sa Mateo chapter 24 na verse 23 hanggang 25. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o narihan, huwag niyong paniwalaan. Magkat may magsilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propita at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan at ililigaw ang marami. So ayan na nga, nagkakatotoo na ang sinasabi ng Biblia, kaya't mag-ingat tayong lahat at laging manalangin, mga kapotet. Maraming salamat.